Tumaas ang presyo ng itlog sa ilang pamilihan. Kumustahin natin ang presyo ng iba pang mga bilihin sa Ulat on the Spot ni Bernadette Reyes. Bernadette? Marie, stable pa rin ang presyo ng karamihan ng mga bilihin sa mga palengke maliban sa itlog na tumaas ang presyo. Pero kung meron namang tumaas, meron ding bumaba ang presyo tulad ng isda. Sa Trabajo Market sa Maynila halimbawa, 220 pa rin ang kilo ng baboy, 140 naman ang kilo ng manok, habang wala namang pagbabago ang presyo ng baka na 360 pesos kada kilo. Wala rin paggalaw sa presyo ng isda. Ang bangus, stable sa 180 pesos, ang tilapia 100 pesos, habang ang galunggong 180 pesos. Pero tumaas ang presyo ng itlog. Ang small size halimbawa na dati 4 pesos kada piraso, ngayon 5 pesos na. Ang large na dati 4 pesos and 80 centavos, ngayon 5 pesos and 50 centavos na. Sa Poblacion Market, tumaas rin ng 50 centavos hanggang 1 peso ang kada piraso ng itlog. Bahagya rin tumaas ng 10 pesos ang presyo ng manok. Pero sabi ng mga nagtitinda, bumaba ang presyo ng mga isda. Dahil umiinit na ang panahon, kaya lumalabas na mga ito. Ang galunggong halimbawa, 180 pesos noon, ngayon 150 pesos na lang kada kilo. Ang bangus na noon, 200 pesos kada kilo, ngayon 170 hanggang 180 pesos na lang. Ang tulingan, 140 pesos na lang, bumaba ng 30 pesos kada kilo. Wala namang pagbabago ang presyo ng itlog sa Mega Q-Mart dito sa Quezon City, pero tumaas ang presyo ng manok na 160 pesos na ang kilo mula sa dating 150 pesos. Stable naman ang presyo ng baboy na 200 pesos kada kilo, habang 320 pesos naman ang kada kilo ng baka. Maris? Maraming salamat, Bernadette Reyes.